Guys, meron tayong rugged watch dito na tiyak magugustuhan nyo. Ito yung COSPET Tank T3 Ultra. Naka-AMOLED display at yung protection ng screen nito, Corning Gorilla Glass 3 na. Meron tayong 170 na sports mode, stainless steel yung body nito at yung battery, 470 mAh capacity battery. As in, tumatagal talagan halos 2 linggo. At syempre, may IP rating na rin to, IP69 rating at 5 atmosphere. Dahil matibay nga ito, naka-military grade drop tested na rin to. So, samahan nyo ako sa video nito at marami tayo pag-uusapan dito sa COSPET Tank T3 Ultra. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, ang presyo nito nasa 7,000. May kamahalan pero sulit naman talaga dahil yung design ng body nito is stainless na at yung protection niya nga is Corning Gorilla Glass 3 na. So matibay po yung protection na yan at marami din tayo mga sensor dito tapos dual band na yung GPS. So bago natin pag-usapan lahat yan, yung box muna natin. So dito sa box meron tayong manual dito, tapos yung charging magnetic cable niya para mailagay natin yung watch dito at mabilis naman itong mag-charge. Then may kasama siyang tempered glass, tapos mga pamunas para mailagay natin ng maayos yung tempered glass nito. At yung sa akin nilagay ko na fit naman po siya. At syempre ito yung watch natin at nagustuhan ko yung materials niya talaga, as in talagang pag-awa kong matibay siya at medyo may kalakihan siya, pero saktong sakto lang dito sa kamay ko. Then yung strap nito saktong sakto lang bumagay din dito sa watch na to. Pero may pagpipilian naman tayong strap depende sa gusto nyo. So ang nakuha ko dito is parang silver siya, may pagka gold parang ganun. Pero sabi nila silver to, pero may nakikita ko na may pagka gold parang ganun. Pero okay lang din. Dito sa gilid may dalawang button tayo dyan, tapos sa gitna may nakalagay na rugged design. Then sa kabila naman dalawang button din. So apat na button ang meron tayo dito. Ang function ng button nito dito sa gilid para lumitaw yung mga menu natin. Then sa kabilang side naman para may scroll natin yung mga menu. Up and down po yan. Pero kung touchscreen pwede rin naman. Pero papakita ko muna yung mga button sa inyo. Sa baba naman ito yung back button natin. So napakasimple lang. Pero yung back button na to pwede natin i-assign sa gusto natin. So sa akin kasi yan nakalagay sa heart rate monitoring. So wala tayong current kasi hindi siya nakasuot sa akin. So yan yung mga function. Dito sa taas pag in-scroll natin yan, makikita natin yung brightness natin. Then meron tong phone. Ibig sabihin pwede tayong tumawag sa phone na to. Yan, Bluetooth calling. Tapos makita natin yung battery percentage, tapos DND. At kung gusto nyo pong mag-add, pwedeng-pwede rin dito. So nakita nyo medyo maliwanag siya. Babaya natin ng konti. As in talagang maliwanag po to. Then pag scroll natin dito sa gilid, yan, notifications. Sa side naman, yung menu natin ulit. So maraming applications dito, yung call. Yan, kung gusto nyo tumawag. At may vibration to, malakas din po yung vibration nito. Tapos daily activities, workout. Yan, marami tayong mga workout dito. Sabi ko nga kanina yung GPS nito, 6 positioning GPS yata yun, tsaka naka dual band. So pag kinilik natin, start now. Yan, gaganyan siya. Maganda yung mga animation na nakikita ko talaga dito. Yan, makikita natin yung heart rate monitoring natin, distance, tapos yung duration natin. So kapag back tayo, stop lang natin to, press lang natin to. Yan, mag-i-end na siya. So maraming workouts dito, kayo na lang balang pumili. So ayan, winter sports, yan, fitness, ball games, yan, mga ball games, basketball, badminton, volleyball, sobrang dami, water sports, dance, yan, mga dance, belly dancing, jazz, sobrang dami dito, extreme sports, 9 type, yan, recreational sports, other, escalator, kulang pa yung ganito, gardening, may escalator dito, yan, housework, in vehicle, meditation, pati wheelchair. So hindi ko alam kung bakit may mga ganun. Dito naman, yan, sobrang dami. Horseback riding meron pa, battle game. Meron tayong heart rate monitoring dito. Yan, alam nyo naman siguro kung ano yan. At accurate naman siya, ginagamit ko naman siya dito. Tapos sleep. Yan, kanina isang oras ako natulog. Then, blood pressure. Ito naman, hindi ko alam kung accurate talaga to. Yan, meron tayong SpO2 para sa saturation ng oxygen natin. Tapos, stress test. Yan, emotion. Music. Yan, kung mag-music tayo sa phone natin. Weather, compass. Barometric pressure. Yan, meron po tayong ganito. Breathing exercise, notification, stopwatch. Yan. Tapos, alarm,
timer, may calculator din tayo dito. So halos ng mga applications nandito na, pati remote, flashlight, yan, gamit na gamit ko to minsan. So fine phone, kapag yung fine phone, kapag nawawala yung phone natin, so mas madali nating makikita. Tapos sa likod naman, ito yung mga sensor natin, heart rate sensor, SPO2 sensor, at marami pang iba. At made of metal din po to. Kaya masabi ko na matibay po talaga. As in talaga yung dumating sa akin to, nagustuhan ko siya. Then meron tayong mga watch faces dito. Yan, pag hold natin. Yan. Tapos pwede tayong mag-download dun sa applications niya. Mamaya i-tour ko kayo dyan. So ako, naglagay ako ng ganito. Yung mukha ng asawa ko tsaka anak ko. So napakaganda talaga ng watch na to. Nagustuhan ko talaga siya. Para makita natin yung potential talaga ng watch na to, i-download natin yung Cosped Pit dito sa Play Store. So pag-open natin, yan, meron tayong mga ganyan. Di pa ako naka-login, pero sa device, makita natin yung battery percentage natin. Tapos may mga watch faces pa to. So meron din tong always on display, pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi mabilis siya malobat. Pero kung sa inyo naman, pwedeng-pwede rin. Sa mga faces naman, kayo na yung balang pumili. Actually, marami-rami talaga to. At saka mabilis siyang mag-sync. Mga 20 seconds sync na siya. Actually, ito yung pinakamabilis mag-sync na watch na nasubukan ko. Samantalang sa ibang watch kasi, kahit din sa mga Xiaomi watch, medyo matagal. So dito mga 20 seconds lang, ma-sync niya agad yung mga watch faces na gusto mo. So kunwari to, napili ko to. Yan, sync natin. Yan, makita nyo, ang bilis niya. So yan, parang wala pang 20 seconds, ma-sync niya. 63 na, 70. As in talagang mabilis siya mag-sync. Yan, parang wala pang 20 seconds. Sync na niya. Nandito rin yung mga heart rate sensor natin. So kayo nang bala kung ano yung mga gusto nyong faces dito. Tapos nandito yung mga sports mode din natin. Depende sa gusto nyo, marami din dyan. Pag-click natin sa outdoor cycle, may mga GPS din yan para makita na natin. So back tayo, marami tayong pagpipilian dito. Mga settings, yan, mga DND, remote shutter, mga incoming calls, mga notifications to, ah, health monitoring. Dito sa applications na to, lahat maalaro nyo. So download nyo lang yung Cosped Pit sa Play Store. Kung gusto nyo naman na additional strap, meron tayong ganito. May pagka silver siya na matte, parang ganun. Nasa 1,000 din to. So yung link ilalagay ko na lang sa description. So ngayon, kung naghahanap kayo ng matibay na watch, highly recommended ko to. Naka Gorilla Glass 3 na, AMOLED display, at pwede rin po sa tubig. Actually lahat naman ng watch na ganito pwede sa tubig. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, tumatagal yung battery. So ginagamit ko po siya. Actually personal ko siyang gamit at nagugustuhan ko naman siya. Pwede to sa dagat, actually ginamit ko siya sa dagat, pero pagkatapos nun dapat ugasan nyo rin po siya. Kasi iba po talaga yung tubig alat, baka masira yung watch natin. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. Baby, you'll get sick of being the